Yun. Parang mayroon na naman tayong nadaanan, buddy. Nasiraan. Ano nangyari kay tropa? Boss, na paano yan? Ay, may man daw. Yun nga. Kumapit nga, no? Baka nalagas yan sa loob, ah. May mga lodi, may nadaanan tayo. Kaibigan natin sa krasada. Kaya tano yun, ah. Nan daw. Eh, kasama dyan, sa kabila. Ito may stock yan. Hindi ba nakakambyo? Wala bang sumangat dito? Nangyari dito, matumigil nga. Buti hindi ka naksidente. Wait lang, ito na lang. Tatanggalin mo muna to. Ito. 14. Talas. Paano kaya yan? Patumista. O baka sobrang higpit lang. Teka lang. Ayan na. Sobrang higpit lang. Kapit na ito. Kunti pa. Ang gaspang. Nakakambi pa. Ayun. Masyadong kapit. Masyadong tutok lang. Masalamat. Oo. Naku, ako yung ranas na ranas kayang masiraan sa daan. Sa dami ko nang natulungan ng gayaan. Sadyang inatigilan ko. Eh, pumasok na. Kumapit lang ng sagad. I-adjust natin natin. Ang kadena. Ay, wag na. Wag na. Sa inyo manaluagan at wala tayong pangkalas. Meron ka naman na rin guide. Hindi na yung basta luluwag. Nasobrahan na ito sa higpit, yung preno. Yung adjuster. Ha? Oo. Baka naman sobrang lalim. Bigay pa yung sakin mo muna at nang maintindihan kung gaano kalim yung adjust. Huwag ko naman yung mekaniko. Kaya ako lagi din may madalang gamit. Agitaw. Ah, malalim. Nakakapit, oh. Walang panglangis. Nakakapit ang preno. Ipa-check up muna yung brake shoe. Huwag mo na pakadikit, huwag mo na sir pakahigpitan ng preno. Alalay na lang ang takbo. Malayo pa kayo. Ah, malapit na. Alalay na lang. Sige, oo. Sige po. Ingat kayo, ingat. Mga idol, naka-temper naman tayo. Ang tropang nakasira sa daan. Ayos na. Testingin nyo muna, sir. Testingin nyo muna. Mahirap eh. Baka mamaya ipag-alis ko, i-stack na naman. Nice na. Pag uwi ay i-check mo yung ano, i-check mo yung brake shoe. Baka tuyot na. Na-stack up na, nakapit.
Mas maganda yung palitan ah. Sige, sige, salamat. Ingat, ingat, ingat. Thank you, thank you. Diyan lang sa may malad ako. Malad. Kilala niyo si Mando? Hindi. Hindi. Mga goda. Sige sir, sige sir. Ayos. Buti na tigilan natin mga idol. At least kahit paano, nakaka-uwi siya. Hindi na siya mamoblema kasi ang hirap pag nasisiraan lalo na sa panahon ngayon mga lodi. Kaya talaga ako may spare time at pwede kong tigilan, talagang tinitigilan ko mga idol. Kasi ranas na natin yan masiraan eh. Ranas ko na yung feeling na nilalampasan lang tayo ng mga nakamotorsiklo din as hindi man lang tayo matanong na. Ah ganyan, isipin mo, kung uulan, mababasa yung bigas ni kuya, kawawa naman, sayang. Kawawa naman, sayang yung bigas. So ang ginawa namin sa, ano niya, yung chinek namin yung preno niya, sobrang kapit yung ano, yung adjuster. Or hindi man siya sobrang kapit, medyo rusted yung loob ng kanyang preno. Yung brake shoe niya kumakapit doon sa mismong hub kaya nakakapit yung preno niya. Nabuti hindi siya naaksidente. Nakaka-uwi na siya ngayon. Sabi ko, pag-uwi, check yung preno, buksan, linisin kung pwede pang linisin. Kung hindi na pwede yung brake shoe, palitan na. Para hindi na kumakapit ng ganyan. Kasi delikado yun mga idol, napaka-delikado. Baka buti nga hindi siya naaksidente eh. Ay mga lady, lalampasan ko na si kuya at ako may pupuntahan pa rin. Sana makuwi siya nalang safe. Ah, diba nakakatawa mga idol? Nakakatawa! Sarap sa pakiramdam na nakakatulong tayo sa kapwa. Low D lang tayo. Low D! Kaya tayo low D eh. Nakababang nila lang. Kailan mga lods at ako'y mapunta na. Sana pa-share na lang mga idolo. Pa-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Para mas marami pa tayo maging matulungan in the future.